Hello mga kaguro! Tara, samahan ninyo ako kung paano ayusin ang black ink problem ng ating Epson L220. Ngayon, subukan nating mag-print ng isang sample at tingnan natin ang resulta. Ayan! Tingnan natin! Sa nakikita ninyo ay hindi maganda yung black ink ng ating L220 Epson. Ngayon, ang kailangan nating gamit ay cleaning solution. Yan, nabili ko lang yan sa Shopee. And meron tayong syringe. Yan, tapos merong hose na maliit. At gagamit tayo ng screw. Ayan. Ayan. Kailangan katamtaman lang yung laki ng ating screw na gagamitin. Okay. Tara. Ngayon, buksan natin ang ating printer L220. At ngayon, ang gagawin natin ay ilagay natin ang print head sa gitna. Okay, so ang ginawa ko, inindot ko yung power para dahan-dahang gumalaw ang printhead papunta sa gitna. Ayan. Okay. Ayusin natin. Kung nakikita ninyo, i-align nyo lang dito. Ayan, i-align nyo lang dyan. Para sa pagtanggal mamaya ng ink tank. Okay? So ngayon, tatanggalin natin yung screw. Gamit natin ang screwdriver. Maliit lang. Maliit yan. So, ingat lang tayo sa pagtanggal na hindi mahuhulog sa loob ng printer. Okay? Ayan, so, natanggal ko na. Ayan, so kailangan itabi ng maayos para hindi mawala. Okay, ang susunod natin gawin ay tanggalin natin yung takip. Okay, dahan-dahan lang natin ang pagtanggal. Ayan, so medyo matagal ng konti. Siyempre, kailangan natin ay dahan-dahan. Okay, ayan, natanggal na natin. Ngayon, ang tatanggalin natin naman natin ay ang yung hose, no? Yung nakaipit. So slowly lang, no, dahan-dahan pa rin na hindi ito ma-damage. Okay? So ayan, natanggal na. Ang susunod natin gawin ay ayan, isa-isahin nating tanggalin yung mga cartridge, no, yung ink tank o lagayan ng ink. Diyan kasi nag-i-stack yung ink galing sa tank. So, yan. Sa process na yan, kailangan ay dahan-dahanin natin ang pagtanggal para hindi ma-damage yung ating lagayan ng ink. Yan. Yan. Diyan nag-i-stack yung ink natin. So, yun ay black. Ang pangalawa nating tanggalin ay yellow. And then, sunod natin tanggalin ay yung magenta. And the last one is yung color blue. Okay.
Ayan, lahat na ay ating natanggal. Ayan, ngayon, ayan, nakikita ninyo. Yun ay ang black, yellow, magenta, yung parang red, at saka yung blue. So, ang lilinisin natin dyan is yung black. Black only. Kasi black lang naman ang mayroong problema sa ating printer. Okay naman lahat ang color. Kung gusto nyong linisin lahat, pwede naman. And bago natin lagyan ng cleaning solution, ay lagyan natin ng tissue paper sa ilalim nito. Ayan. Para pag nilagyan ninyo, mayroong mag-absorb sa ilalim. Ayan, medyo makapal, kaya litan natin ng kaunti. Siksik lang natin sa ilalim. Okay, ayan. Okay, bago natin lagyan ng cleaning solution, igupin muna natin yung natitirang ink sa black. Okay, doon sa part ng black. Siksik nyo lang, no? Ipasok nyo lang yung hose doon sa ano. Ihigupin lang na yan. Ihigupin lang natin. Okay, tapos itapon natin yung ink. Ulit-ulit lang hanggang maubos yung ink. Ayan. Kailangan dito dahan-dahan lang. Okay? Para hindi ma-damage yung print head natin. So, yan ang ginagawa ko, parang binubugahan tapos sinihigop para matanggal yung ink. Ayan. Ang susunod natin gawin ay cleaning solution. So, lagyan natin yung black. Okay, yung black. Saan lang yung may problema, yun ang ating lagyan. So, ang black, lagyan natin ng cleaning solution. Yan ay pampalambot ng ink. Okay, bugahan natin. Tapos, ang gagawin natin ay ihigupin natin uli. Okay? Ihigupin natin yung ink na natira sa loob. Para malinis ang yung black sa printhead. Yan, same process. Tanggalin lang yung mga excess. Ayan, binubugahan ko. Tapos, yung mga ink o yung cleaning solution, napunta yan sa ilalim. Mamaya, makikita ninyo. Ayan, kailangan ubusin natin yung mga ink. Para walang matira. Malilinis talaga. Ayan, paulit-ulit lang. Hanggang maubos yung ink sa loob. Okay, ayan, tapos na. Ayun, ayan, ang sinasabi ko. Okay, so yun yung mga excess kanina na lumabas sa ilalim. Linisin natin
ng kaunti ang ating printer. Yan, para mas mainam na malinis bago natin ibalik. So habang habang nililinis natin ang printer, naka-unplug po tayo para for safety. Linisin din natin yung print head, no, yung sa block kanina nating nilalagyan ng cleaning solution. Okay. Ang susunod natin gawin ay ibalik na natin ang mga yan, yung mga ink tank o yung cartridge, no? Hindi ako sigurado kung ano ang tawag. Yun ang black. Sunod yung yellow. Then, ang susunod is yung magenta. Yung baga yung red. And then, the last one is blue. Ayun, ibalik natin yung hose ng maayos. So, ingat lang tayo sa paglagay ng hose na hindi na iipit. Ibalik natin yung transparent na lock niya. So, mayroong lock yan. Okay. Ayan, pagkatapos ay ibalik natin yung takip na puti. Ayun. Sa main mismo na takip. Tapos ibalik natin yung screw niya kanina. So sa pag-screw, dahan-dahan lang sa pag-screw na hindi nahuhulog sa loob ng printer. Ayan. Okay. Tapos na. So ngayon, isara natin ang ating printer at subukan natin kung ito ay gumagana. So ngayon, punta tayo doon sa properties, no, L220 printer Epson. Tapos ang gagawin natin ay i-head cleaning natin. I-head cleaning. So it takes time, no. Pero tsaga lang 'yan. Ayan, dahan-dahan na. So, antayin lang natin. Mga ilang minutes lang naman. Okay. Kung titingnan ninyo, ay gumagalaw yung printhead natin dahil hini-head cleaning po natin siya. So at the same time, pwede nyo rin tingnan kung may mga alikabok at tanggalin or linisin. Okay, ayan. Sinubukan ko na yung sample na print. Ayan. Okay, okay na yung black. Ayan, pati yung nozzle check. Okay, ngayon titingnan natin, no, yung print kanina sa front page ng ating module. Titingnan natin, mag-print tayo ng isa. Tapos ikumpara natin. Okay, tingnan natin ang anong resulta ng ating paglilinis. Ayan.
Okay, ayan, nakikita ninyo ay kumpleto na ang salitang Republic of the Philippines Department of Education. Kumpara natin sa kanina. Okay, kumpara sa kanina ay hindi nakikita. Okay, so ayan, maraming salamat sa inyong panunood. Alam!